Kumusta kayo, mga dre? Welcome sa Rai TV. Ay sarap talagang balik-balikan ng mga lumang tugtugin. Walang kapantayang ligayang dulot nito sa mga Pilipinong nakaranas ng simpleng buhay noon. Naalala ko tuloy ang aking lola na palaging nakikinig ng kanta at mga drama sa kanyang debateryang radyo habang naglalabas sa tabi ng balon. Usong-uso ang mga ganitong awitin dahil sa banayan na pagkanta ng mga awit ay naaakma ito sa payak na pamumuhay ng mga tao. Sa video na ito ay sariwain natin ang buhay at pamamayagpag ng isang mahusay na mga awit noong dekada 70 at alamin natin ang dahilan ng kanyang biglaang pagpanaw. Siya si Edgard Villavicencio Peregrina, o mas tanyag sa pangalang Eddie Peregrina. Ipinanganak noong November 11, 1945 sa Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Octavio Peregrina na tubong Rizal at si Nena Villavicencio na isang Cebuana. Bata pa lang ay nakitaan na ng talento sa pag-awit si Eddie. Sa edad na 6 ay nagsimula itong magpakitang gilas at manalo sa iba't ibang amateur singing contest tulad ng Tita Betty's Children's Show ng DZXL. Marami ang humanga sa kanyang husay sapagkat sa mura niyang edad ay aakalain mong profesional ang kumakanta. Siya ay nakapagtapos sa Villamor High School noong 1963 at pagtungtong ng kolehiyo ay kumuha ng kursong architecture sa Universidad ng Santo Tomas. Bago siya nakilala bilang Eddie Peregrina ay ilang taong ding nagtanghal sa Japan bilang vokalista ng bandang The Blinkers. At ang nagbukas sa kanya ng pintuan ng magandang kapalaran sa kanyang karera ay noong nagwagi siya sa patimpalak ng isang popular na TV variety show noon, Ang Tawag ng Tanghalan. Dito napansin ang kanyang natural na talento sa pag-awit at mataas na timbre ng boses na malayo sa nakasanayan ng mga Pilipino noon na mababang timbre tulad kay Matt Monroe at Frank Sinatra. Kapansin-pansin din ang kanyang kakaibang teknik sa pagkanta. Kapag bibirit ang mataas na nota ay ititingkayad niya ng patalikod ang isang paa. Ayon kay Eddie ay ginagawa niya ito upang hindi maubusan ng hangin at mahilo sa gitna ng pagtatanghal. Bumulusok ang kanyang karera dahil tinangkilik ng masang Pilipino ang kanyang mga awit na may kaugnayan sa pag-ibig at kasawian. Ilan sa mga kantang pinasikat ni Eddie ay Out na My Living For, Don't Ever Leave Me, Puppy Love, The Voice of Love, Return to Me, Mga Bakas ng Lumipas at marami pang iba. Halos wala nang pahinga si Eddie dahil bukod sa pagre-record ng kanta ay abala din siya sa iba pang mga bagay tulad ng pagtatanghal ng live sa telebisyon, radio at TV guestings. At alam nyo ba na nakagawa siya ng 7 pelikula sa loob lamang ng isang taon? Maganda ang pasok ng biyaya kay Eddie dahil isa siya sa top earner ng This One Records noon. At kahit abala na sa maraming bagay ay nakapagpatayo ito ng kanyang sariling recording studio. Maayos na sana ang buhay ni Eddie dahil mayroon na siyang masayang pamilya, matagumpay na karera at malagong mga negosyo. Ngunit sa isang iglap lang ay iiwan niya rin ito dahil sa isang trahedyang kumitil sa kanyang buhay. Noong Marso 1977, lula ng kanyang Mustang, ay papauwi na ng bahay si Eddie Peregrina mula sa trabaho. Banayad lang ang kanyang takbo. Subalit pagdating sa underpass ng EDSA Show Boulevard, ay binulaga siya ng isang trailer truck at sumalpok sa minamanehong sasakyan. Sa lakas ng impact, ay parang nilamukos na papel ang harapan ng Mustang. Isinugod ang walang malay na si Eddie sa Polymedic General Hospital, na ngayon ay VRP Medical Center. Mahigit isang buwan siyang na-confine at halos linggo-linggo siyang sumailalim sa operasyon. Ngunit sa tindi ng pinsalang natamo ay hindi na kayang lumaban pa ng sikat na mga awit. Labis na napinsala ang kanyang trakea at nagkaroon ng pagdurugo sa utak na dahilan ng tuluyang pagkamatay ni Eddie Peregrina noong April 30, 1977 sa edad na 31 lamang. Ang kanyang labi ay nakahimlay sa Manila Memorial Park, Parañaque. Hindi malilimutan ang kanyang ginintoang tinig dahil sa nakatatak na ito sa puso't isipan ng kanyang mga tagahanga. Nawala man sa mundo ay mananatili pa rin ang legasya mula sa mga minahal nating musika ni Eddie Peregrina.
Bago ko tapusin itong video ay nais ko lang pasalamatan ang mga masusugid na tagapanood ng Rai TV. Shout out kina Philman's Vlog, Danito Salgado, Ramil Sarmiento, Walter Gabriel, Last 79, Jomar Valladolid, at Noel Balangkit ng Tabaco City, Albay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa aming channel. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ng like. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.